Nakakyat pa sana ako dun. Hindi ko matiis. Pinulog ko itong mga basag na plastic. At kasi matatalas po itong mga plastic na to. At pwede sila masugatan dito. Chika, at ngayon po ay papunta ko sa Mount Baldy. It's 50 minutes drive. Kung nakikita niyo po sa horizon on my left side, yung may snow dun sa tuktok, yan po ang Mount Baldy. At kung saan lang aabutin ang paa, kasi mataas po yan, I will attempt to go back there. Nakapunta na ako dati dyan kasama ko yung pamilya ko sa mga ilang kaibigan. Mag-i-snow noon pero hindi masyadong just enough snow na nung nandun na kami sa tuktok sa Kapasinara yung road pababa dahil delikado na. Kaya ngayon ay gusto kong bumalik, wala namang snow dito sa baba. Punta ko sa bundok. So Lord help me to be safe. At dito po, mag-exit na ako sa Baseline Road. Pili ko po tayo sa kaliwa. Papunta ng bundok. So narating ko na yung hindi naman tuktok ito ng Mount Baldy. At so nakikita natin maraming mga bata, maraming tao dito ngayon na naglalaro habang may snow pa. Kasi in the coming days wala pang nakikitang forecast na panibagong snowstorm, kaya malamang hindi madagdagan ng snow dito. So habang hindi natutunaw ito, maraming nagpupuntahan dito.
hinahanap ko ay hiking. At ito ang magandang hiking. Maganda ng tanawin. Malamig ang panahon. Nasa 40s po dito. 48 siguro ito dito ngayon, or 45. Tagos sa jacket ko yung lamig na nararamdaman ko. Snow peaks ka pa natatanaw at maabot kong kakayanin ng lakarin hanggang doon sa tuktok. Ito lang ang problema sa ganitong mga area. Ito mga plastic na to, yung mga nasisira nilang mga ski boards. Imbis na dalhin nila, iniiwan. Ay, nagiging basura po ito. Naakyat pa sana ako dun. Hindi ko matiis. Pinulot ko itong mga basag na plastic at kasi matatalas po itong mga plastic na to at maraming bata. Ay, pwede sila masugatan dito. Kaya inipon ko lahat para madaling kunin ang mga pupuntang nagbabasura. Having seen me pick up the trash, has decided to help me out. Muchas gracias, amiga. Thank you. The parts where there's snow is not clean. Amounts of garbage, plastic garbage, can be easily removed. And there's no risk for those tidbits of plastics to injure kids. Almost 12. Lapit na akong umuwi. Okay na yung paglilinis na yan. I want to enjoy the rest of my time here on top. Kasi next weekend, wala na itong snow na to. Itong na-experience ko ngayon, baliwala yan sa mga na-experience ko dun sa Pilipinas pa. Dati inaakyat ko yung Barangay Tabunan, dun sa Gining Falls, at saka yung karatig na Mount Manunggal, yun ang site noong aksidente ni President Ramon Magsaysay, namatay po siya doon. At nandun pa yung remnants noong eroplano sinasakyan niya. So, isang
site yun na inaakyat ng mga popular site ng mga mountain climbers na atin. At meron din sa Cebu, yung highest peak ng Cebu is Osmeña Peak. Pinupuntahan din yan. Ang mga kilala kong mga kaibigan ko sa, at least sa Facebook at saka kaibigan ko personal na mga talagang umaakyat ay si Father Erwin Gavilo ng Palo Archdiocese, nasa Dulag na siya ngayon na naka-assign, ay talagang mahilig umakyat din sa Leyte ito. Dito naman, si Lambert Havalera ang nakababata kong tinuturing kong bunsong kapatid nung adopted family ko sa San Pablo, Laguna, sa Ifarca Village, yung Havalera family, sila Tita Oli, si Lisa, tsaka si Cathy, si Lambert ang bunso. Mahilig umakyat yan. Yung Mount Balde, inakyat na rin ito. Marami pa, nag-underwater diving din po siya. At si, sa Pilipinas, si Salve Mordeno, dati kong estudyante sa John Bosco Lasal, sa Mangagoy, Surigao del Sur. Mahilig na siya ngayon, talagang hiking at mountain climbing. Eh, wala-wala itong, kasi dito na napupuntahan mo pa gamit ang sasakyan mo, and then from konti na lang ang pwede mong akyatin. But then you can still, there's an option from the base of the mountain dito sa Mount Balde, yung sa mga hiking trails talaga, halos milya-milya ang akyatin mo. Wala pa ako doon dahil medyo lumaki na ako. Katawan ko, mahirap na. At saka brittle na ang mga buto ko. At malay natin ano, baka bumalik ako doon. Kasi sa Pilipinas na, nagagawa ko yun. Hopefully, itong hobby na to ay maging habitual na rin ulit sa akin. At ito'y para sa ating health. No, ako ay 56 years old na. At ang dati kong ginagawa na ganyan, eh, nung bata-bata pa ako, eh, bigla na nahinto dito nung dumating ako sa Amerika. At, pero in between, mayroon akong mga time naman na ginagawa ko yan kahit doon sa baba, sa mga parks. Gusto kong ibalik yung pag-hike sa mga bundok.